Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, God, who love us and Savior, thank you for giving us great opportunity to listen the precious word and gospel through the summer retreat. Ama naming Diyos na nasa langit na tagapagligtas, salamat po sa pagbibigay sa amin ng napakahalagang pagkakataon upang makinig sa iyong napakahalagang salita sa pamamagitan nitong seminar. Today we gathered here to listen your true love, so please give us a humble mind to understand well your lessons and love. Sa oras na ito, kami po ay upang mapakinggan namin ang iyong napakahalagang pag-ibig, pakiusap, pagkaloban niyo po kami ng iyong ng pusong mapagpakumbaba. We pray in the name of Jesus Christ. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Amen. As I told you already, from now on, we are going to think about our sin problem inside of God in order to go to heaven. It's a very important point. Gaya po ng sinabi ko na sa inyo, ay pag-iisipan natin ang patungkol sa problema natin sa kasalanan sa harapan ng Diyos at upang tayo ay makapunta sa langit. Okay, look at the screen. If we have a Bible, look at the Bible. And if you cannot see the Bible, the points on the screen, please see. Kaya, kung may Biblia po kayo, tingnan nyo po yung sa Biblia. Kung wala po, tumingin na lamang po kayo sa screen. Okay, Ecclesia chapter 12, verse 13. Dito po sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Everyone, let's read together. Look at the screen. Ecclesia chapter 12, verse 13. 3, 2, 1. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yeah, here, let us hear the conclusion of the whole matter. What conclusion have we heard from the Bible? Kaya dito po, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Kaya nga, ano ba yung wakas na narinig natin mula sa Biblia? Through procession and third session, we learned the Bible is true. Mula po ng unang session hanggang sa ikatlong session, natutunan natin na yung Biblia ay totoo. Through the Garden of Eden, of the story of the Garden of Eden, we come to know the Bible is true. Sa pamagitan po ng kasaysayan o ng kwento ng halaman na ng Eden, napatunayan natin na yung Biblia ay totoo. Through the Noah, the story of Noah's flood, we come to know also the Bible is true. Gayun din, patungkol sa kwento ng baha sa panahon ni Noe, nalaman din natin na ang Biblia ay totoo. Through the story of Israel, we realize the Bible, the God's purpose also is true. At sa pamagitan din po ng kasaysayan ng Israel, napatunayan din natin na yung propesya ng Diyos ay totoo. Because the Bible is true, that's why we already heard the Bible is true. That's why Bible says, fear God and keep His commandment. Yeah. Dahil narinig na po natin na ang Biblia ay totoo, kaya nga dito sinasabi ng Diyos, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos. That's why human, we have to obey and to keep His commandment. Kaya nga bilang tao, kailangan nating sundin at tuparin ang utos ng Diyos. Isn't it? Di po ba? But unfortunately, human, they didn't keep the God's commandment completely. Pero yung problema, yung mga tao ay hindi nila patuloy na sinunod ang utos ng Diyos. Let me ask you a question. Tatanungin anyway, po kayo. Anyway, by the way, why did God create human and the earth in the beginning? Why? Tatanungin ko po kayo, bakit ba nilikha ng Diyos mula sa pasimula yung tao at ang mundo? Bakit? Actually, it is God wanted to live together with human because God loves us. Ito ay dahil nais ng Diyos na mamuhay na kasama ang tao. It is one purpose that created the world. Kaya ito po yung dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang mundo. Actually, God did not create a human to judge a human. Sa katunayan, hindi nilikha ng Diyos ang tao upang hatulan ang tao. But look at the screen. Ngunit tignan niyo po yung if screen. If so, like this picture, why did God give a human the being, suffering, and judgment? Why? Kaya tignan niyo po yung larawan. Bakit binigay ng Diyos sa tao yung pagdurusa at ang kahatulan?
Even though God wants to live together with human, but why God allowed the suffering and the hardship and criticism? Kaya bagaman nais ng Diyos na mabuhay na kasama yung tao, kung bakit ibinigay ng Diyos yung pagdurusa at kahirapan sa tao? Let's consider the case in the Garden of Eden. Kaya, because of our sin, Adam and Eva's sin's problem, that's why they started the curse and suffering hardship. Pag-isipan po natin, yung nangyari doon sa halaman na ng Eden, nang si Adan at si Eva ay nagkasala, mula doon nagpasimula yung sumpa ng Diyos. And let's think about the Noah's age at the time. At pag-isipan din po natin yung panahon ni Noe. That time was what God judged them with flood. Why? Nang panahong iyon, bakit hinatulan sila ng Diyos sa pamagitan ng baha? There are two reasons. Meron po dalawang dahilan. First reason, because there are dirty sin. Una, dahil sa kanilang kasalanan. And the other reason is, although God tried to give them the opportunity to survive through the Noah, but they ignore God's grace, God's warning. At yung pangalawa, bagaman sinubukan ng Diyos at binigyan sila ng pagkakataon na maligtas sa pamagitan ni Noe, subalit binaliwala nila yung babala ng Diyos. Actually, God didn't want only Noah's family enter the Noah's Ark, but also all people, if they have a mind, God want them to enter Noah's Ark to survive, but they ignore God's commandment. Hindi lamang nais ng Diyos na yung pamilya lamang ni Noe yung maligtas, kundi lahat ng tao. Kaya nga binigyan sila ng pagkakataon kung gugustuhin nila dahil ayaw ng Diyos na sila ay mapahamak. Important is the sin problem. Ang problema po, ang mahalaga po dito ay ang kasalanan. Let's think about story of Israel. Pag-isipan din po natin yung kasaysayan ng Israel. Even Israel also, even though God wanted to give the bless to the Israelite, but they have been persecuted for 1,900 years. Gayun din sa mga Israelita, bagaman nais ng Diyos na ibigay sa kanila yung pagpapala ng Diyos, subalit sila ay pinag-uusig halos sa loob ng 1,900 years. The reason is because of their sin. Ang dahilan po ay dahil sa kanilang kasalanan. Also, they didn't obey God's commandment and still God even finally the Israelite, they killed even Jesus Christ. Gayun din, hindi sila sumunod sa Diyos at pinatay pa nga nila si Jesus. So, Garden of Eden, Noah's flood, Israelite story, or incident has something in common. It is a sin. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ito, yung halaman na ng Eden, yung baha sa panahon ni Noe, at maging yung mga Israelita, lahat ng mga bagay na ito ay mayroong pagkakapareho. Ito ay ang kasalanan. Through the Bible, anyway, we realize Bible is true. Kaya, gayon pa man, sa pamagitan po ng Biblia, napatunayan natin, naunawaan natin na ang Biblia ay totoo. Do you think so? Ano po sa tingin ninyo? So, we come to know that the Bible also Word of God. At nalaman din po natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. So, we have to believe, because Bible is true, that's why we have to believe every word in the Bible. Kaya nga, dahil yung Biblia ay totoo, kaya nga kailangan nating sampalatayanan o paniwalaan lahat ng salita dito sa Biblia dahil ito ay totoo. One more thing, we must know how serious human sins inside of God. At isa pa po, na dapat nating malaman na kung gaano kaseryoso ang kasalanan sa paningin ng Diyos. That's why the Bible says, Hebrews chapter 9, verse 27, everyone, let's read together. 3, 2, 1. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Even this word of God also is true. Maging ang salita ng Diyos na ito ay totoo rin. But Bible says, God says, as it is appointed for man to die once, but after this, their judgment. Sinasabi ng Diyos, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. So after death, there will be the judgment. That's why after we die, we will stand before God and we will get God's punishment, God's judgment. Sabi nito, pagkatapos niyon ay ang paghukom. Kaya nga, pagkatapos ng kamatayan natin, tayo ay haharap sa Diyos upang hatulan. So after hatulan. We
After we die, when we stand before God, no one can escape God's judgment. Pagkatapos ng kamatayan, lahat tayo ay haharap, tatayo doon sa harapan ng Diyos at walang sino man ang makakaiwas sa paghuhukom ng Diyos. Although we want to go enter the kingdom of heaven, but problem is a sin problem. Before you have ever committed sin just one time inside of God, problem is because of your sin, you able to not enter the kingdom of heaven. Bagaman gusto natin na pumasok sa langit, pero yung problema, kahit na nakagawa lang kayo ng isang kasalanan, ito yung problema natin, hindi kayo makakapasok sa langit. Why? According to the Bible, after death, there is judgment. Dahil sinasabi ng Biblia, pagkatapos ng kamatayan, mayroong paghuhukom. So, we will face God's judgment after we die. Kaya, we will see. Makikita po natin yung paghuhukom ng Diyos pagkatapos ng kamatayan. So, Revelation chapter 20, verse 12. Everybody, let's read it together. 3, 2, 1. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. And then, verse 14 hanggang 15 also, everybody, let's read together. 3, 2, 1. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Anyone not found written in the book of the life was cast into the lake of fire. Means, if you do not get salvation, even though you want to go to heaven, but you have to enter the hell. Kaya sabi po dito, at sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Ibig sabihin, bagaman nais ninyo na pumunta sa langit, pero dahil sa kasalanan, ay hindi kayo ay mapupunta sa impyerno. So look at the picture. Tignan niyo po ito. Like this picture. After this, their judgment. This way, we will stand before God's judgment. Kaya dito po, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya nga, pagkatapos ng kamatayan, tatayo tayo sa paghuhukom ng Diyos. Whether you want to go to heaven or not, God will judge you according to your sin problem. Bagaman, nais man ninyo sa hindi na pumunta sa langit, pero tayo ay hahatulan ng Diyos ayon sa inyong kasalanan. I show you a video clip about God's judgment. Kaya papakita ko po sa inyo isang video clip patungkol sa paghuhukom ng Diyos. Are as filthy rags, and we all do. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. It is a fearful thing to fall into the hands of an angry God. After death, his soul is immediately taken to hell to wait for God's terrible judgment. All because he rejected God's love gift of eternal life. The time is coming. It is called the great and terrible day of God's judgment, when all who died in their sins will be called to appear before the Lord Jesus Christ to be judged. The Word of God says, "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, there was found no place for them. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them.
And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. When it is over, God will ask an angel to open the book of life to see if your name appears. The angel will look and say, "That name does not appear, Lord." And God will say, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." The Bible says, "And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day or night, forever." Is not lie because the Bible is true. Hindi po ito kasinungalingan dahil ang Biblia ay totoo. So, according to the Bible, Revelation chapter 20 verse 14 hanggang 5, "And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Likewise, when you stand before God, according to your commission, you will go to hell." Kaya nga, sabi po dito sa Revelation 20 verse 15, "At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy." Kaya nga, ayon sa nagawa ninyong kasalanan, kayo ay hahatulan. Do you think so? You able to go to heaven? Ano sa tingin ninyo? Makakapunta ba kayo sa langit? Don't misunderstand. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa. So Matthew chapter 17 verse 23, Bible says, everybody listen it together, 3, 2, 1. "Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, 'Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?" Do you love God? Minamahal ba ninyo ang Diyos? Well, sorry, there is no one to love God. Walang sino man na sumagot na iniibig nila ang Diyos. Everybody, do you love God? Minamahal ba ninyo ang Diyos? Yes, I think all of them, they loved God. But even though you love God, but you cannot enter the kingdom of heaven because you love God. Sa tingin ko, lahat kayo iniibig ninyo ang Diyos. Pero bagaman iniibig ninyo ang Diyos, ay hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Why? Look at the screen, Matthew chapter 7. Here, Panginoon, 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 Panginoon means He loved so much Jesus Christ, love God. He loved so much God. Bakit po? Dahil ayon dito sa Biblia, bagaman sinasabi nila, "Panginoon, Panginoon," iniibig nila ang Diyos. I show you the video clip one. Let's watch the video clip about illusion for a moment. About illusion. Kaya, illusion. Panoorin po muna natin ang isang video clip patungkol sa illusion. Okay. After we watching the video clip, and I will explain to you. Pagkatapos nating panoorin, ipapaliwanag ko po ito sa inyo. Maraming naman! Naman. Hello? Galing! Sorry.
She believed she was so good at jumping the roof. Kaya marahil po, naniniwala siya na talagang siya ay napakahusay sa jumping rope. It is her misunderstand. It is her illusion. Ito ay illusion niya lang, maling pagkaunawa niya lang. Likewise, there are so many people that there are too many people who live under the illusion that they are able to go to heaven. Gaya po nito, mayroong napakarami mga tao na nabubuhay sa ilusyon na sila ay pupunta sa langit. Panginoon, Panginoon, I love you. I attend regularly at the church every Sunday. Panginoon, Panginoon, minamahal kita. Dumadalo ako bawat linggo sa church. Everybody, let's see God's answer. Pero tingnan po natin ang sagot ng Diyos. Matthew chapter 7, verse 27. Everybody, let's read together. 3, 2, 1. At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. And then I means Lord God. God will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lowliness. Yeah, sabi po dito, at kung magkagayon ay ipahayag ko, yung kupo, yung Panginoong Diyos, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. I never you. I don't know you. Do you know me? Get away and go to hell. Hindi ko kayo kilala kailanman. Kilala niyo ba ako? Hindi ko kayo kilala. Pumunta kayo. Lumalis ka na dito. Pumunta kayo sa impyerno. Can you go to heaven? Makakapunta ba kayo sa langit? Problem is we don't know. We are not sure. Ang problema, hindi natin alam. Hindi tayo sigurado. Bakit? Your sin before. Dahil sa kasalanan ninyo sa harapan ng Diyos. Do you know Isaiah chapter 59 verse 2 or so? Let's read together. 3, 2, 1. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya ay hindi nakikinig. God cannot listen your saying because of our sin problem. Kaya ang Diyos, hindi po siya makikinig sa inyo dahil sa problema natin sa kasalanan. Like at this picture. Gaya po nito. Between God and you, there is your sin war. Sa pagitan ninyo at ng Diyos, mayroong pader ng kasalanan. No matter how many times you attend the church or how many good things you did before God, but you have nothing to do with God until you solve your sin problem. Gaano man karaming beses kayo umattend sa church o gaano man karaming beses na gumawa kayo ng maraming mabuting gawa, ay wala kayong kinalaman sa Diyos maliban na malutas ninyo ang inyong problema sa kasalanan. According to the Bible, if you have ever committed sin, even small sin inside of God, you already become the sinner and you cannot enter the kingdom of heaven according to the Bible. Ayon sa salita ng Diyos, kung kayo ay nakagawa na kahit isang kasalanan lang ay hindi na kayo makakapunta sa langit ayon sa Biblia. They say, don't misunderstand. Kaya huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa. So, please, Amos chapter 4, verse 12, Bible says, please. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, sapagkat aking gagawin ito sa iyo, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos, O Israel. Yeah. Prepare to meet your God. It means, are you ready to meet God? Yeah, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Ibig sabihin, handa na ba kayo na humarap sa Diyos? It means, are you ready to go to heaven? Ibig sabihin ito, handa na ba kayo na pumunta sa langit? If you are not sure, you have to listen carefully until tomorrow. Kaya kung hindi kayo sigurado, kailangan ninyo makinig ng maigi hanggang bukas. Even though you are feeling your body condition is good, but sometimes we have to check our body condition. Is it true or not? Kahit na pakiramdam natin na yung katawan natin ay mabuti, pero kinakailangan natin magpa-check up kung ito talaga ay mabuti o hindi. So like this picture, likewise, you must check yourself about your sin problem before God through the Bible. Yeah. Gaya ng larawang ito, kailangan ninyong suriin ang sarili ninyo sa harapan ng Biblia. Find your sin before God. Hanapin po ninyo ang inyong kasalanan sa harapan ng Diyos.
If you are a sinner before God, even though you love God, when you stand before God, God will say to you, God may say to you, I never you knew, depart from me. Kung kayo ay makasalanan, bagaman iniibig ninyo ang Diyos, at kapag tumayo na kayo sa harapan ng Diyos, maaari niyang sabihin sa inyo, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. That's why this time, even though you feel very hard, but you have to listen carefully about your sin problem through the Bible. Bagaman sa oras na ito ay iniinitan kayo, pero kinakailangan ninyo makinig ng maigi at kailangan ninyo tingnan ang inyong kasalanan ayon sa Biblia. Everyone look at the screen. Tingnan niyo po ito. What's this tree? Anong puno po iyan? Yeah, we are not sure. Hindi tayo sigurado. But when we see the fruits, we come to know that the fruits, the tree. Ngunit kapag nakita na natin yung bunga, ay malalaman natin kung ano yung puno. What tree is this? Anong puno po ito? How did you know? Paano ninyo nalaman? Fruits. Dahil sa bunga. What tree is this? Anong puno po ito? We don't know. If we see the fruits, we come to know. Kapag nakita na ninyo yung bunga, what malalaman ninyo. Ano po yan? Mango. Mangga? Durian. Durian po. That's why this is a durian tree. Kaya nga ito po ay puno ng durian. How did you know? Paano niyo po nalaman? Fruits. Dahil sa bunga. Through fruits, we are able to know what kind of tree is this. Sa pamamagitan ng bunga, makikilala natin kung anong puno ito. Likewise, the Bible says, Matthew chapter 7, verse 16, you will know them, the tree, by their fruits. Yeah, ayon po dito sa Matthew chapter 7, at makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. So, what tree is this? Kaya anong puno po yan? Durian? Durian? Yeah, mango. Opo, mangga. You may feel hungry. Marahil gutom na kayo. How can we know? Through the fruits. Paano po natin alaman? Sa pamagitan ng bunga. Likewise, Matthew chapter 7, verse 18 hanggang 20, Bible says, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Into the fire means the hell. Sabi so po, therefore, by their fruits, you will know them. Kaya sabi po dito, bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Yung apoy po dito, yung impyerno. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. If you are a tree, what kind of fruits are you bearing? Kung kayo ay puno, anong uri ng bunga ang ibinubunga ninyo? Good tree or bad tree? Bad fruits. Mabuting bunga o masamang bunga? If you are a tree, what kind of tree you are? Kung kayo ay puno, anong klase ng puno kayo? Good tree or sin tree? Mabuting puno o masama o makasalanang puno? Look at the screen. Tingnan niyo po ito. I'll explain to you to understand well. There is the one seed. Dito po may isang buto. The seed become tree and bear the fruit. Pagkatapos yung buto ay naging puno at nagbunga. The tree bear the apples. So what kind of tree is this? Yeah, kaya yung puno na yun ay nagbunga ng mansanas. Kaya anong puno po yan? Likewise, there is the one sin seed. Kaya po nito, meron po nitong isang buto o binhi ng sin kasalanan. Sin seed grew up, became sinner. Yung binhi ng kasalanan, lumaki, naging makasalanan. Sinner bear a lot of the fruits of sins. Kaya nga yung makasalanan ay nagbubunga ng napakaraming kasalanan. Likewise, if you bear your sin, if you commit sin inside of God, we are sin tree. Kaya nga, kung kayo ay nagbubunga ng kasalanan, sa paningin ng Diyos, kayo ay puno ng kasalanan. Are you sin tree or a good tree inside of God?
Kaya kayo ba ay puno ng kasalanan o mabuti sa harapan ng Diyos? Because of that reason, I never you knew, depart from me, and you have to go to hell. Kaya nga dahil dito, sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin. Pumunta kayo doon sa impyerno. How many times are you commit sin in your life? Gaano karaming beses kayo gumagawa ng kasalanan sa buhay ninyo? Ask yourself. Tanungin niyo po yung sarili ninyo. Look at the screen. Tingnan niyo po yung screen. There are three sin trees. Meron po ditong tatlong puno ng kasalanan. So first sin tree here. First sin tree bear lots of the sin fruits. Yung unang puno ng kasalanan, nagbunga ito ng maraming bunga ng kasalanan. Second sin tree bear only three fruits. At yung pangalawang puno ng kasalanan ay tatlo lang yung bunga ng kasalanan. And third tree bear only one sin fruits. At yung pangatlo ay isa lang yung bunga niya na kasalanan. Which one is the sin tree? Alin po dyan ang puno ng kasalanan? A, B, C. A, B, O, C. Among three, which one is the sin tree inside your book? Diyan po sa tatlo, alin po dyan yung puno ng kasalanan sa paningin ng Diyos? Whether sin tree bear a lot of sin fruits or not, inside of God, all of them, they are a sin tree, right? Kung ang puno ng kasalanan ng ito ay nagbubunga ng marami o hindi, sa paningin ng Diyos, lahat ng yan ay puno ng kasalanan. Tama? But here, every tree that does not bear good fruits is cut down and thrown into the hell. Kaya sabi dito, bawat puno na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. What is it, man? Anong ibig sabihin ito? Bible says, you are a sin tree. Sinasabi ng Biblia na kayo ay puno ng kasalanan. That's why Bible says, Psalm chapter 51, verse 5. Let's read together. 3, 2, 1. Narito, ako'y pinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Do you think so I am Filipino? Sa tingin ba ninyo na ako ay Filipino? Actually, I'm Korean. Sa katunayan, Korean po ako. Why? Bakit? Because my parents are Korean. Dahil ang magulang ko ay Korean. Likewise, Bible says, Psalm chapter 51, verse 5, one more time, let's read together, 3 to 1. Narito, ako'y pinanganak sa kasamaan at pinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Do you know the reason why we are sin tree inside of God? The reason, do you know? Alam nyo ba yung dahilan kung bakit tayo ay puno ng kasalanan? Here, look at the picture. Dito po, tignan nyo po ito. Ako. My father, ako, I am Korean because my father Korean, my father's father, the grandfather Korean, yeah. Like that. Dito po, ako, yung tatay ko Korean, kaya nga yung tatay ng tatay ko ay Korean hanggang sa pinakauna. Who were our first ancestors? Sino ba yung ating pinaka ninuno? Monkey? Unggoy? Adam. Si Adan. Why we became sanctuary? Why we became the sinner inside of God? Because Adam, he became the sinner inside of God. Bakit ba tayo naging puno ng kasalanan? Bakit tayo naging makasalanan? Ito ay dahil sa kay Adan. Look at the screen. Opportunity, Adam and Eva, they ate the forbidden fruit. Dahil sa kasamaang palad, kinain ni Adan at ni Eva yung ipinagbabawal na bunga. God on open Eden at your time, God gave them the warning that for in the end that you ate of it, you shall surely die. Ang Diyos po, nagbigay sa kanila ng isang malinaw na babala na sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. It means if you eat the fruits, you will be the sinner, sin tree inside of God. Ibig sabihin ito na kapag kinain mo yung bunga, ikaw ay magiging makasalanan. Pareho po ang kahulugan ito. So this is how our sin had been started, and then this is the reason
why we became sinner. Kaya po, sa ganito, nagpasimula na tayo ay naging makasalanan. So, Romans chapter 5 verse 12, please. Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Just as through one man, that's why because of God unobedient that time, no, through the Adam's sin, that's why we became the sinner. Same meaning. Kaya nga po, sa pamagitan, dahil doon sa nangyari sa halaman ng Eden, dahil sa kasalanan ni Adan, tayo ay naging makasalanan. Because of Adam and Eva, they commit sin. That's why their spirit became die. So, they became the sinner, sin tree, inside of God. That's why we also, Adam and Eva, they are our ancestor, and that's why we were born as sinner inside of God. Kaya nga, dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, yung kanilang espiritu ay namatay. At dahil din sa kanila, tayo ay ipinanganak na makasalanan. Because of that reason, God, between God and sinner, there is middle side, the world of sin. Kaya nga, ito po yung dahilan kung bakit sa pagitan natin ng Diyos at ng makasalanan, mayroong napakalaking pader ng kasalanan. That's why we able to not go to heaven, enter the heaven. Kaya nga, hindi natin magagawang pumasok doon sa langit. So, Psalm chapter 58, verse 3, pasahit po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Because of the religion, even the most innocent child is like a picture, it reveals his evil nature when it grows up little by little. Kaya nga bagaman, itong mukhang musmus na sanggol, ang kanyang likas na pagkamakasama ay lumalabas kapag siya ay unti-unti nang lumalaki. And Proverbs chapter 26, verse 20, verse 23 hanggang 24, pasahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mapupusok na labi, ang masamang puso ay parang sisidlang lupa na nababalot ng dumi ng pilak. Ang namumuhi ay nagkukunwari sa pamagitan ng mga labi niya, at siya ay naglalagay sa puso niya ng daya. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? When God see your heart, you have evil mind. Kapag tinitingnan ng Diyos ang puso ninyo, mayroon kayong masamang kaisipan. That's why don't believe to anybody's saying. Don't believe. Kaya huwag kayong maniwala sa sinasabi ng sinuman. It means, oh, you are very pogi. Ibig sabihin nito, parang ganito po, napaka-pogi mo. Pangit. Pero pangit. Sorry. We cannot see inside your heart, but God able to see your heart, dirty heart. Hindi natin makita kung ano yung nasa loob ng puso ng bawat isa. Ngunit ang Diyos, nakikita niya ang inyong maruruming puso. So God see not only our appearance, but also inside our heart, God able to see. Kaya nga, magagawang makita ng Diyos, hindi lamang ang ating panlabas na anyo, kundi maging yung ating mga puso. So, even though we say, Panginoon, I want to go to heaven, I love you, but when God sees in your heart, you are a sin tree, you already committing a lot of time, that's why God will say to you, I don't know, I never you. Depart from me. Kaya nga, bagaman sinasabi natin, Panginoon, minamahal kita, ngunit kung titingnan ng Panginoon ang puso ninyo, makikita na ang inyong puso ay puno ng maruming kasalanan. Kaya nga sasabihin niya, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala kailanman. Isaiah chapter 59, verse 12 or so, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat ang aming mga pagsuway ay dumami sa harapan mo, at ang aming mga kasalanan ay nagpapatotoo laban sa amin. Sapagkat ang aming mga pagsuway ay kasama namin, at ang sa aming mga kasamaan ay nalalaman namin. So you must know how evil mind you have before God. Don't compare your sin to those to others. Kaya nga dapat po ninyong malaman kung gaano kamasamang kaisipan mayroon kayo. Huwag ninyong ikumpara ang sarili ninyo sa iba. So don't compare others. Don't observe, don't consider about others.
You have to think about your sin before God. Huwag ninyong ikumpara ang sarili ninyo sa iba. Huwag ninyong isipin yung iba, kundi kailangan ninyong pag-isipan ang sarili ninyo sa harapan ng Diyos. So, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag maghiliw siyang magsalita, huwag mo siyang paniwalaan, sapagkat sa kanyang puso ay may pitong karumal-dumal. Though there are seven abominable things in the humans and in your heart. Kaya sa puso ninyo, mayroong pitong karumal-dumal. This is your heart. Ito po yung puso ninyo. You have three kind of this animal's mind in your heart. Kaya mayroon kayong ganitong mga kaisipan na masama, kagaya ng mahayop sa puso ninyo. Let's check your heart one by one. Kaya i-check po natin ang puso ninyo ng isa-isa. First, your heart is the boasting mind, pride mind. Yung una, nandyan po sa puso ninyo ang patungo sa pagmamalaki, pagmamataas. Do you have boasting mind? Meron ba kayong pride? Mapagmataas sa sure. Nakaisipan? Tunay po. What's this anymore? Ano po yung hayop na to? When there is no people, peacock fold his wings. Kapag walang tao, yung peacock ay itinitiklop niya yung kanyang mga pakpak. But when many people comes to him, he spread his wings and burst his magandang the wings. Ngunit kapag maraming tao yung dumarating, ibinubukan niya yung kanyang mga pakpak na parang bang nagyayabang. Look at me, my beautiful darling. Tingnan niyo yung aking magandang pakpak. Like a peacock, we have the same mind. Gaya po ng peacock, mayroon din tayo ng ganitong kaisipan. When someone buy a good house, good car, and good expensive cell phone, and so on, we have a mind to show off to others. Kaya kapag nakabili ng magandang bahay, sasakyan, o cellphone, mayroon po tayong kaisipan na ipagyabang ito sa iba. If I wearing the diamond rings, halimbawa po, kapag may suot akong diamond na singsing, like that, gaya po nito, ganito yung gagawin. What does it mean? Ano pong ibig sabihin yun? What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? Look my diamond rings. Tingnan ninyo yung diamante ko na singsing. When I came to the Philippines first time, I was surprised. Kaya, many Filipina they brought on the screen on the street the Louis Vuitton bag. Kaya nung unang beses ko na dumating dito sa Pilipinas, nagulat po ako. Marami mga Pinay. Dala-dala nila Louis Vuitton yung Louis Vuitton bag. Meron po ba kayong bag na Louis Vuitton? Is this original or fake? Original ba yun o peke? Why they purchased not original one? Bakit ba sila bumibili ng peke? Because we have boasting mind, proud mind. Dahil meron tayong mapagmataas na kaisipan. Can you understand? Naintindihan niyo po? So Bible says, James chapter 4, verse 16, let's read together. 3, 2, 1. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Yeah, now you burst in your heart. So all such boasting is sin, evil. Kaya nga sabi dito, lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Already you commit sin inside of God. Nakagawa na po kayo ng kasalanan. What's this? Ano po ito? No, good. Kambing. Good is also the stubborn mind like a good in our heart. Tayo rin ay gaya ng kambing na mayroong matigas na kaisipan sa loob ng puso natin. Good symbolized stubbornness. Yung kambing po, sumisimbolo ito sa pagiging matigas ang ulo. Follow me. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka. No. Hindi. Like the good. Even people also. People are stubborn about not fixed when they think. Kaya gaya rin po yung tao. Gaya rin yung kambing na matigas ang ulo kung hindi ito ayon sa kanilang iniisip.
Even children also, they have a stubborn mind, even children also. Maging yung mga bata rin po, meron din silang katigasan ng ulo. Like this. Gaya po nito. Listen, Bible says, let's read together. 3, 2, 1. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. What does it mean? Ano those who have a stubbornness, they have to go to hell. Dahil sa kanilang katigasan sa puso nila, kaya nga sila ay pupunta sa impyerno. Even though, like this picture, the good has the lustful mind. Gaya rin po ng larawang ito. Yung kambing, meron din pong people are also very lustful as much as good, lustful mind. Pero yung tao po ay ganun din, merong masamang pagnanasa na gaya ng kambing. Like this. Gaya po nito. Christian. Tanong. What's this old gentleman looking for? Ano po ba yung hinahanap ni Tatang? Where is the price? Where is the price? Like that? Ganun ba? Nasaan yung price? Like this. Gaya po nito. We have a lustful mind, heart. Meron tayong mapagnasang puso, kaisipan. We commit sin of lewdness in our mind at the moment. Kaya tayo po ay gumagawa ng kalaswaan na kasalanan ng sa sandaling yan. Like this. Gaya po nito. Ooh. 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 Problem is, ooh. Ang problema po, yun. Ooh. God says, 2 Peter chapter 2, verse 14, let's read together. 3, 2, 1. May mga mata silang puno ng pangangalunya at hindi mapuknat sa pagkakasala na kanilang inaakit ang mahihinang kaluluwa. May mga puso silang sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? We cannot enter the kingdom of heaven. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Also, in your heart, you have the greedy mind. Gayun din, sa like puso ninyo, mayroong pusong sakim gaya ng baboy. The pig symbolizes greedy. Yung baboy po sumisimbolo sa kasakiman. What situation? The two pusa. Why they are doing like this? Yung dalawang pusa na ito, bakit ganito po yung ginagawa nila? Because it seems like the beside food had more big food than his own. Dahil iniisip nila na yung kabila na lagayan ng pagkain ay mayroong mas maraming pagkain kaysa sa kanilang lagayan ng pagkain. That's why in your heart also we have the greedy mind like a pig. Kaya nga sa puso ninyo, meron din tayong sakim na kaisipan na gaya ng baboy. That's why we are bearing the pig, the greedy, the fruit. Kaya nga, tayo ay mayroong bunga ng kasakiman. James chapter 1, verse 15 also, that's why let's read together. 3, 2, 1. At kapag ang pagnanasang ngayon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Bring forth death means hell. Nagbubunga ng kamatayan, ibig sabihin nito ay impyerno. Also, do you know you have anger mind? Alam niyo po ba, mayroon din kayong, may puot din kayo sa puso ninyo? Actually, all people has a cruel and fierce heart like a tiger and lion. Sa katunayan, lahat ng tao ay mayroong masama at mabangis na kaisipan na gaya ng tigre at ng leon. When came to the Philippines first time, the Korean who live in the Philippines, they say to me, almost the Filipino are very humble person. Kaya nung do you think first time ko po na pumunta dito sa Pilipinas, yung mga Korean sinasabi nila, halos lahat ng mga Pilipino ay mapagpakumbaba. Do you think so? Ano po sa tingin ninyo? I think so. Sa tingin ko po.
almost Filipino, they are a very humble person, very humble and kind. Halos lahat ng mga Pilipino, Pilipina, sila ay mapagpakumbaba, mabait. But they say, but don't touch their pride. Pero sinasabi nila, ay wag lang ninyong papakialaman ang kanilang pride. Even though they are a very humble person, but don't touch their pride. Bagaman, they may shot kill you. Bagaman mapagpakumbaba sila, pero wag lang ninyong papakialaman ang kanilang pride. Maari nila kayong barilin. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? All of us, we have anger mind. Lahat tayo, mayroon tayong kaisipan na mayroong puot. Someone touch me, don't touch me. May sabi, kung may gumalaw sa'yo, huwag mo ang galawin. Don't touch me. Hey, don't touch me. If he touch me one more time, at kapag ginawa ka niya pa ako ng isang beses pa, I'm not sure I may kill him. Hindi ako sigurado. Eh, maaari ko na siyang patayin. Why? Bakit? Inside of God, all of us, we have angry mind. Dahil sa paningin ng Diyos, lahat tayo, mayroon tayong kaisipan na may pagkapuot. What does it mean? Ano pang ibig sabihin nito? If we do not get salvation, we able to not enter the kingdom of God. Bible says. Sinasabi ng Biblia, kung hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan, ay hindi tayo maaaring pumasok sa kaharian sa langit. Even we have a turtle mind or so. Gayun din, meron tayong kaisipan na gaya ng pag-uong snake at ng ahas. Snake means we have a double tongues. Yung ahas, ibig sabihin ito, meron tayong dalawang salita. So it revealed with a lie, with a contain two words in one mouth. Lumalabas po yung kasinungalingan. Yung isang bibig, mayroong lumalabas sa dalawang salita. Last one, we have this kind of plug mind. Ganito, yung huli po, mayroon din tayong ganitong kaisipan na gaya ng sa palaka. That plug means to symbolize noisy and or rumor, making rumor and backbiting. Kaya yung palaka, sumisimbolo sa maingay, chismosa, nagbabackfighting. You have that kind of mind. So many people also has a noisy and a backbiting mind like a plug. Kayong lahat din, meron kayong ganitong kaisipan. Kaya nga kayo rin ay maingay at mga nagbabackfighting. So look at the screen like this. Tingnan niyo po ito. When you hear the bad rumor from others and then something the bad news, you cannot sleep without telling to others. Kapag may narinig kayong masamang chismis o masamang balita, hindi kayo makatulog na hindi ito sabihin sa iba. If you listen to something rumor, bad rumor, instead of keep silent, you will start to spread others. Say, only you listen, only you. It is a little secret, only then you know. Kaya kapag nakarinig kayo ng masamang chismis, masamang balita, sasabihin niyo, ikaw lang ang nakakalam nito, wag mo, sikreto lang talaga ito. It's a real secret. Oo, totoo, sikreto lang ito. Don't say it to others. Wag mo itong sabihin sa iba. Have you ever experienced? Naranasan niyo na po ba ito? Bible says, Jeremiah chapter 70 verse 9, let's read together. 3, 2, 1. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng mga bagay, at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? God. God who knows everything say that, the heart is the deceitful above all things. Kaya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, ay sinasabi niya, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng mga bagay. So we all have this evil mind in our heart. Kaya lahat po tayo, mayroon tayo ng ganitong masamang kaisipan sa loob ng puso natin. We have all this kind of evil mind. Tayong lahat. We have and we live in our life. Tayong lahat ay mayroong ganitong masamang kaisipan sa puso natin habang tayo ay nabubuhay. In order to hide our evil mind because of shame, that's why we try to cover with others. Kaya upang matakpan lahat ng masamang kaisipan ito, tinatakpan natin ito sa harapan ng iba. In order to cover our this kind of evil minds, that's why we try to cover with good
deed. Kaya upang pagtakpan yung ating masamang kaisipan, sinusubukan natin itong takpan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Or so we cover through our good religions. Gayun din, tinatakpan din natin ito, sinusubukan natin na takpan sa pamamagitan ng ating reliyon. But Bible says, who can bring what is poor from the impure? Sinasabi ng Biblia, sino makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Even though we are able to cover our dirty mind to others, but we cannot deceive our dirty heart to God. Bagaman, sinusubukan natin at takpan yung ating maruming puso sa iba, pero hindi natin magagawang dayain yung sarili natin sa harapan ng Diyos. Why? Tama God po. Able to see in your dirty heart. Dahil magagawang makita ng Diyos ang inyong masamang puso. That's why Bible says Job chapter 14 verse 4, pasay po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sinuman. It means no one can do clean good deed before God as a man. Kaya ang ibig sabihin nito, walang sinuman ang makakagawa ng malinis na mabuting gawa sa harapan ng Diyos bilang tao. If you beloved your children, if they give you some food with that dirty hand, can you eat this food? Halimbawa po, kung iyong minamahal na anak ay bigyan kayo ng pagkain gamit ang maraming kamay na ito, tatanggapin niyo ba yung pagkain? Kakainin niyo ba? When my son was 3 years, he gave me some food with dirty hands. Nung 3 taong gulang po yung anak kong lalaki, nagbigay siya sa akin ng pagkain na may maruming kamay. Ganun Father, po yung ginawa niya. Father, eat. Eat. Tay, pa, kain. Kainin mo ito. Can you eat? Makakain niyo ba yun? No, thank you. Hindi na, salamat Because na lang. Because of dirty hands. Dahil sa maruming kamay. Inside of God, our hands very dirty and evil hands. Sa paningin ng Diyos, yung mga kamay natin ay napakarumi, napakasama. Don't forget and don't misunderstand. If we have ever committed sin, God will not listen anything from me. Kaya, huwag niyo po itong kalimutan. Huwag kayong magkaroon ng maling pagkaunawa. Kung kayo ay nakagawa ng kahit anumang kasalanan, ang Diyos ay hindi makikinig sa inyo. Although you love God so much, although you want to go to heaven, but if you have committed sin, instead of go to heaven, you will get the God's judgment. Bagaman, iniibig ninyo ang Diyos ng higit, bagaman nais ninyo na pumunta sa langit, pero kung nakagawa na kayo ng kahit na isang kasalanan, ay hindi kayo maaaring makapunta sa langit. Don't misunderstand, don't forget. Hebrews chapter 9 verse 27, one more time, let's read together. 3, 2, 1, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. So some misunderstand, certain men said, certain the Christians said, listen, pastor, even though I have sinned every day, but I have never been punished immediately by God every time. Yeah, mayroon po nagsabi. Sabi niya, pastor, bagaman nakakagawa ako ng kasalanan, eh hindi pa ako pinaparusahan ng Diyos sa tuwing nagkakasala ako. Even though I commit sin every day, but immediately God didn't punish me. Bagaman, that's why my life is so satisfied and enjoyable. Bagaman, gumagawa ako araw-araw ng kasalanan, pero hindi ako agad-agad pinaparusahan ng Diyos. Kaya nga, masaya ako sa buhay ko, nag-enjoy ako sa buhay ko. Do you know the reason why? Even though when you commit sin, why God didn't punish you to you immediately? Do you Alam niyo ba yung dahilan kung bakit hindi ka agad kayo pinaparusahan ng Diyos kapag nakagawa kayo ng kasalanan? Because you are the one who able to go to heaven? Because there's a reason? Dahil ba kayo ay pupunta na sa langit? No. Hindi po. The reason is the Bible says, Psalm chapter 15, verse 21. Let's read it together. 3, 2, 1. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at ako'y nanahimik. Iniisip mong ako'y gaya mo.
Ngunit ngayon sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. To misunderstand, God doesn't like, enjoy the punishing to us when we commit sin immediately. Yeah. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa. Hindi nag-enjoy ang Diyos na bigyan tayo kaagad ng kaparusahan kapag nakagawa ng kasalanan. The reason why God didn't punishment to me, the reasons instead of we received God's punishment, God wants to repent. Dahil, huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa kung bakit hindi kaagad kayo pinaparusahan ng Diyos. Ito ay dahil nais ng Diyos na kayo ay magsisi. So, Ecclesiastes chapter 11, verse 9, do you know like this? Alam niyo po ba ito? Don't forget it, let's read it together. 3, 2, 1. Ikaw ay mag-alak o binata sa iyong kabataan at pasahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadaling ka ng Diyos sa paghukom. If you want the commission, enjoy, it's up to you. But after that, don't forget it. Here, Bible said, but you don't forget, you have to know that for all this, God will bring you into judgment. Yeah. Gusto ba ninyo mag-enjoy? Kayo bahala. Gumawa ng kasalanan? Kayong bahala. Ngunit, huwag ninyong kalimutan. Alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadaling ka ng Diyos sa paghukom. So after we die, when you stand before God may say to you, do you know me? I never you knew. Depart from me. You are a sinner. You cannot enter kingdom heaven. Kaya pagkatapos ng ating kamatayan, tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos at sasabihin ng Diyos, kilala mo ba ako? Sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala kailanman. Lumayo ka sa akin. Ikaw ay makasalanan. Let's read together one more time. 3, 2, 1. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadaling ka ng Diyos sa paghukom. Yeah. If we want commission, enjoy. But don't forget, when you stand before God, you cannot enter kingdom of heaven. Yeah. Kung gusto ninyong gumawa ng kasalanan, sige, pwede, mag-enjoy kayo. Pero huwag ninyong kalimutan. Pag kayo'y namatay, tatayo kayo sa paghukom ng Diyos. For your sin problem. Because of your sin problem. Yeah. Dahil sa inyong problema sa kasalanan. Listen, Matthew chapter 5, verse 21, verse 22. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay. At ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi, Ululka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. So if you have ever speak out bad word, you have to enter the danger of hellfire. Kaya kung nagawa na ninyo na magsalita ng masamang salita, kayo ay nasa pagdurusa na sa nag-aapoy na impyerno. Pangit! Pangit! I don't know the Korean and the Philippine bad word, I don't know. But if we have ever speak out bad word just one time, you will enter the dangerous fire. Kaya kung nakapagsalita na kayo ng masamang salita, gaya ng pagmumura, kayo ay nasa pagdurusa na sa apoy sa impyerno. Don't forget, this is not lying. Bible is true. Kaya huwag niyo po itong kalimutan. Hindi po ito kasinungalingan. Yung Biblia ay totoo. Can you enter kingdom of heaven? Makakapasok ba kayo sa kaharian ng langit? Are you ready to go to heaven? Handa na ba kayo na pumunta sa langit? That is the problem. Ito po yung problema. Matthew chapter 5, verse 26. Let's read together. 3, 2, 1. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. No man get out of there till you have paid the last penny.
So penny means seems like a centavo, centavo. Kaya yung kahuli-huli ang kusing ibig sabihin nito, ito yung pinakamaliit na halaga ng pera gaya ng sentimo. Like a centavo, if you ever commit any more small sin, you cannot get out of the hell's fire. Kaya, gaya po ng sentimos, kung kayo ay nakagawa ng kahit na pinakamaliit na kasalanan, ay kayo ay napupunta na sa impyerno. Look at the screen. Tingnan niyo po ito. It is a general description of hell in the Bible. Kaya ito po yung pangkalahatang papaliwanag ng Biblia patungkol sa impyerno. The Bible explains a lot of time the word about the hell. Maraming beses po na ipinaliwanag ng Biblia patungkol sa impyerno. I cannot read one by one because of time in limited. Kaya hindi ko na po itong babasahin isa-isa dahil sa oras. Likewise, Bible are explained a lot of time about hell, more than heaven in the Bible. Kaya po nito, yung Biblia ay pinapaliwanag ng higit na maraming beses yung patungkol sa impyerno kaysa sa langit. In Matthew chapter 9, verse 48 and 49 or so, everybody, let's read together. 3, 2, 1. Na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay, at ang apoy ay hindi napapatay, sapagkat bawat isa ay aasinan ng apoy. Yeah. They are a very hot place and dangerous place. Ito po ay mapanganib na lugar at nakakatakot na lugar. Okay, I'll show you some little bit video clip. Papakita ko po sa inyo yung maiksing video clip. In restaurant, somebody eating. Dito po sa isang restaurant, meron pong kumakain. When she put the alcohol, oh! Nung naglagay siya ng gas, ito po yung nangyari. If you enter the hell, you will experience like this, like her. Kung kayo po ay pumasok na sa impyerno, kayo po ay makaranas ng gaya nito. Kaigo mo, tsageta. Ani, kaisodo at tugong ka, tsageta. Sodok salalya. Wah, 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파요. 못 참겠어요. 못 참겠어요. Do you want to go to hell like this? Gusto niyo bang pumunta sa impyerno? Look at the screen. Tingnan niyo po yung screen. This picture, the man was burning with fire. Gaya po nito, ang lalaking ito po ay nasusunog sa apoy. But, do you know, in this world, if it is too hard, but you can kill yourself and end your life. Sa mundong ito, kung ang buhay ninyo ay napakahirap, maaari ninyong patayin ang sarili ninyo at tapusin na ang buhay ninyo. But like this picture, to die, he started the suicide by fire. So it's like this picture. How looks feel very painful. Kaya dahil gusto na nilang magpakamatay, kaya nga sinunog nila yung kanilang sarili. Kaya kaano ba kasakit yung nararamdaman nila? The reason, I don't know the reason why she burned by fire, started the suicide. Hindi ko alam kung bakit sinunog niya yung sarili niya at nais niya magpakamatay. And she's screaming like siya, picture. Siya po ay sumisigaw gaya sa larawang ito. Like this picture is very painful, but it will be finished once she die. Kaya ito po ay mukhang napakasakit, pero matatapos yung sakit na naramdaman niya pag siya ay namatay na. At that moment, she may regret that he tried to commit suicide. Sa sandaling yan, marahil ay nagsisi siya, nagpakamatay siya. But in hell, even though you try to suicide, to die, to the end, but we cannot die. Subalit, dun po sa impyerno, bagaman subukan ninyong magpakamatay dahil gusto niyang tapusin ang buhay ninyo, pero hindi po kayo mamamatay doon. We cannot stop our
thing for in hell. Hindi natin magagawang putulin o pahintuin yung sakit na maramdaman doon sa impyerno. Why? Look at the screen. Revelation chapter 14 verse 11. Let's read together. 3, 2, 1. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailan paman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. How long? Gaano po katagal? Unlimited, forever ever. Magpakailan paman. They will suffer day and night forever and ever with no rest. Sila po'y magdurusa araw at gabi at walang kapahingahan. From now on, we are think about the list of people going to hell. Kaya ngayon po'y pag-iisipan po natin ang patungo sa yung listahan ng mga taong pupunta sa impyerno. Check yourself. If you are the one who belong to the list or not. Tingnan niyo po yung sarili niyo kung kayo ay kabilang sa listahan na ito o hindi. Who will go to hell? Sino ang pupunta sa impyerno? Revelation chapter 21 verse 8. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. This is the list to go to hell. Ito po yung listahan ng mga pupunta sa impyerno. Let's check one by one. Tingnan po natin ito isa-isa. First, una, the coldly, sa mga duwag, coldly afraid, sa mga duwag, sa mga natatakot. Why somebody afraid to go to hell? Bakit may yung isang tao ay natatakot na pumunta sa impyerno? Actually, the coldly, they are believers. They believe the word of God. Sa katunayan, ang mga duwag dito, sila ay mga mananampalataya sa salita ng Diyos. Because they believe the word of God is true, that's why they feel afraid. Kaya dahil sumasampalataya sila na ang Biblia ay totoo, kaya nga natatakot sila. Do you feel afraid? Natatakot po ba kayo? Dahil sa impyerno? Here, the coldly is the one who the least of the people enter the hell. Dito po, sa mga duwa, sila ay nasa listahan ng mga taong pupunta sa impyerno. Those afraid also included the unbeliever, of the neighbor, and murderer, and sexual immoral, and sorcerer, and idolater, and liar, with all these kind of people together, coldly also, they have to enter the hell. Kaya nga, lahat ng mga taong ito, hindi mananampalataya, karumal-dumal, mamamatay tao, mapakyapid, makukulam, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, lahat ng mga sinungaling kasama nun duwag, sila ay papasok dun sa apoy sa impyerno. Before the word of God, why are you feel afraid in order because of hell? Sa harapan ng salita ng Diyos, bakit may takot kayo na mapunta sa impyerno? Because of your sin problem. Dahil sa problema ninyo sa kasalanan. You are not sure to go to heaven. Hindi kayo nakakasiguro na mapunta sa langit. Isn't it? Di po ba? Here, Matthew chapter 13, verse 15, that's why such kind of people, the least, God will do like this. Matthew chapter 13, verse 15, let's read together. 3, 2, 1. At itatapon sila sa pugo ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. They will be the wearing and then grasping of teeth. Why? Because of very painful. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Bakit po? Dahil doon ay talagang labis yung pasakit. Forever ever. Magpakailan pa man. When we enter the hell, we will start feeling the wearing and the gnashing of teeth. Kung tayo ay pumasok na doon sa impyerno, magpapasimula tayong tumangis at magngalit ng mga ngipin. Like some the guy, like that. Gaya nung tunog ng mamamatay, ganyan, ah.
is not a joke. Hindi po ito biro. Because the Bible is true. Dahil ang Biblia ay totoo. Even though you express your laughing and smile, but if after you enter the hell, you cannot express your smile and love. Bagaman sa ngayon ay tumatawa kayo, pero kapag pumasok na kayo doon sa apoy sa impyerno ay hindi na ninyo magagawang tumawa. Remember, the Bible says, Galatians chapter 3 verse 10. Let's read together. 3 to 1. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. But I already have committed, but not much have I committed, only small. Sinasabi nila, bagaman nakagawa na ako ng kasalanan, pero hindi ganun karami, kakaunti lang, napakaliit. Even though inside of your parents, family, if you are very kind and good guy, good man, but inside of God, if you have ever committed just once more the santabo like this, you must have to enter the hell. Kaya bagaman, sa harapan ng pamilya ninyo, kayo ay mabuti, mabuting anak, pero sa paningin ng Diyos, kung nakagawa lang kayo ng kahit na maliit na kasalanan, kayo ay pupunta sa impyerno. Because the reason God gave us the Ten Commandments among 613 the law of God. Kaya nga, dahil dito ibinigay sa atin ng Diyos yung sampung utos, mula doon sa 613 na mga utos ng Diyos. God gave the human directly 10 God's commandment among the 613 the law of God. Mula doon sa 613 na kautusan ng Diyos, ibinigay sa tao ng Diyos ng direkta ang sampung utos. Here hell and there is the heaven. Dito between po, there are 10 links. Kaya dito po sa ito po yung langit at ang impyerno. Sa pagitan niyan, meron ditong 10 rings. 10 links, they are, how to say, the connected link. Yung 10 rings na po ito ay magkakakonekta sa isa't isa. Question. Tanong. Two falling down, how many links needed to be broke? Para mahulog, ilang rings yung dapat na maalis dyan? If ever anyone is broken, he will fall down to hell. Kung isa lang dyan ang masira, malabag, yan ay mahuhulog na. Do you know what does mean the 10 connected links? Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng 10 magkakakonektang rings? 10 links symbolize the 10 God's commandments. Yung 10 rings, sumisimbolo po ito sa 10 utos. Here, likewise, here is the 10 God's commandments. Yeah, dito po, ito po yung 10 utos ng Diyos. So, from the first until the first is the commandment that man should keep before God. Kaya magmula po una hanggang ikaapat, ito yung kautosan ng Diyos sa tao na dapat niyang sundin sa Diyos. But here, from fifth until 10 is the commandment that man should keep the between man. At magmula po ikalima hanggang ikasampo, ito naman yung kautosan na dapat na sundin ng tao para naman sa mga tao. Can you keep the God's commandment every day, every night? Kaya niyo bang sundin yung kautosan without ng mistake? Diyos araw-araw, gabi-gabi, nang walang pagkakamali? Impossible. Imposible. Even including me also, impossible. Maging ako rin, imposible. Just we can try to keep God's Ten Commandment, but we cannot keep the God's commandment without one-time mistake. Magagawa natin itong subukan, pero hindi natin magagawang sundin ito nang hindi nagkakamali. Among 1 to 10, only one of God's commandment, if we have 4 mistake, we fall down the going to hell. Kaya dyan po sa 10 utos, yung isa lang dyan ang hindi natin masunod o malabag, tayo ay pupunta na sa impyerno.
Likewise, Matthew chapter 18, verse 8, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kaya't kung ang kamay mo o ang paa mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na may kapansanan, ulumpo kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na maitapon sa apoy na walang katapusan. Jesus warned it about hell and say, it is better to carry it off your hands or foot than eternal hell. Si Jesus po ay nagbigay ng babala patungkol sa impyerno. Sinabi niya, mas mabuti pa na putulin ang iyong paha o ang iyong kamay kaysa pumasok sa impyerno. Like this God's commandment, in order to go to heaven, although we cut our hand and leg, but problem is we already commit the sin. Gaya ng utos nito ng Diyos, kahit na putulin natin yung ating kamay o yung paa, pero yung problema ay nakagawa na tayo ng kasalanan. That's why Bible says, Santiago chapter 2 verse 10 hanggang 11, it's very important, but check yourself. Let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit mapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Even though you keep the God's commandment almost, but if you commit just one time, you became the sinner enough to go to hell. Kaya, bagaman, sinusunod niya halos lahat ng kautusan, pero kung linabag lang niya, kahit isa lang, kahit isang beses lang, ikaw na ay makasalanan na pupunta sa impyerno. Do you understand what I want to say to you? Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin sa inyo? Problem is not other sin problem. Problem is your sin problem. Ito po yung problema. Hindi dahil sa kasalanan ng iba, kundi yung inyong problema sa sarili ninyong kasalanan. In order to explain to you about this, the Word of God, I show you. Kaya para ipaliwanag sa inyo ito, ipapakita ko po ito sa inyo. Here is the poison. Ito po ay lason. There are three cups. At mayroon po ditong tatlong baso. Inside the cups, there are the pure waters. At sa loob ng tatlong baso, mayroong malinis na tubig. But if I put to a cup, one drop of a poison to A, and I drop to B cup, three drops of poison, and last here, I drop a lot of the poison, the three cups, A, B, C. Question, among A, B, C cups, which cup could you drink? Kaya dito po, sa baso na A, nagpatak ako ng isang patak na lason. Sa pangalawa naman, tatlo. At sa pangatlo naman ay maraming patak na lason. Ngayon, alin dyan sa, yung tanong, alin dyan sa tatlong baso yung iinumin ninyo? See? Two? Yung pangalawa? One? O yung una? Why? Bakit? A cup almost pure water, only one drop. Yung unang baso halos malinis na tubig. Kasi isang patak lang. Three times, a lot of time is not important. Important is they already become the poison water. Yung isang patak, tatlong patak, maraming patak, hindi ito mahalaga. Yung mahalaga po dito, ito po ay hindi na malinis na tubig. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba? It means you cannot go to heaven. Ibig sabihin nito, hindi kayo makakapunta sa langit. Because of your only your sin one time. Dahil sa kasalanan ninyo kahit nakagawa lang kayo but ng isa. But you didn't commit sin not only one time, all the time, every time you are committing sin. Pero yung problema, hindi lang kayo gumawa ng isang kasalanan, kundi sa lahat ng pagkakataon. How can you go to heaven? Ngayon, paano kayo pupunta sa langit? It is not lie. Hindi po ito kasinungaling. Why? Bible is true. Bakit? Yung Biblia ay totoo. I will give you 100 pesos. Bibigyan ko po kayo ng 100. Come. Lumapit po kayo. I will give you 500 pesos. Bibigyan ko kayo ng 500. Pumunta kayo dito. But one condition. You have to drink this water. Pero sa isang condition, iinumin niyo po yung tubig.
Can you drink? Maiinom niyo po ba? I'll give you 500 pesos. Bibigyan ko kayo ng 500. Why? Bakit po? Already became dirty water. Dahil naging marumi na yung tubig. It's none of it. Don't. Just I want to explain to you. Gusto ko lang po itong ipaliwanag sa inyo. You understand? Naintindihan niyo po? Although you won't go to heaven, even though you love Jesus Christ a lot, but if you have ever come just one time, your destiny already, you became the sinner in order to go to hell. Yeah. Bagaman, naisin niyo that is a problem. Bagaman naisin niyo pumunta sa langit, bagaman iniibig ninyo ng higit ang Diyos, pero dahil nakagawa na kayo ng kasalanan, kayo na ay makasalanan, hindi makapunta sa langit. Yan po yung problema. Through the Bible, we already come to know our destiny. Kaya sa pamagitan ng Biblia, nalaman na po natin yung ating patutunguhan. Our sin problem is, without solve our sin problem, there is no one can go to heaven. Ang problema po natin, kung hindi natin malulutas yung ating problema sa kasalanan, walang sino man na makakapunta sa langit. Look at the picture. Tingnan niyo po ito. In the world, there are so many people sa mundo, in the world. Meron po napakaraming tao. If line up everyone in the world from the good to the bad, where do you think you can being stand? Kaya kung papipilahin lahat ng tao sa mundo mula sa mabuti hanggang sa masama, sa tingin ninyo, saan kaya kayo dyan? Middle? Sa gitna? We are very good person. When we compare with bad guys. Tayo ay mabuting tao kung ikukumpara natin yung sarili natin sa masamang tao. And we are not good person when we compare with the good person like a pastor and priest. At hindi naman tayo mabuti kung ikukumpara natin yung sarili natin sa mabuting tao gaya ng pastor at ng mga pari. But even the nicest man in the world, how is he inside of God? Ngunit, maging yung pinakamabait na tao sa mundong ito, pero gaano ba siya sa harapan ng Diyos? Although inside of me, he is the nicest person, but inside of God, he is still sinner. Kaya bagaman sa paningin ko siya yung pinakamabuting tao, pero sa paningin ng Diyos, siya pa rin ay makasalanan. Do you understand? Naintindihan niyo po ba? This is the problem. Yan po yung problema. How all the people able to go to heaven without solve the same problem? Kung gayon, paanong lahat ng mga tao ay pupunta sa langit kung hindi malulutas ang problema sa kasalanan? Don't misunderstand. For the Lord does not see as man see. For man looks the outward appearance, but God able to see inside our dirty heart. Yung Diyos, hindi po siya tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Siya po ay tumitingin sa puso ng tao. So, 1 Samuel chapter 16, verse 7. Let's read together. 3, 2, 1. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Even though you are very pogi. You. But you know, God will see your dirty heart. Kaya bagaman ikaw ay napakapogi, pero dapat mong malaman na nakikita ng Diyos ang iyong maruming puso. That's why God says, in order to go to heaven, you have to do something. That is Mark chapter 1, verse 15. Kaya nga sinasabi ng Diyos, para makapunta sa langit, ito yung kailangan nating gawin. Dito po ay sa Marcos 1, verse 15. In order to go to heaven, we have to do something. Kaya para makapunta sa langit, ito yung kailangan nating gawin. That is, receive God's salvation. Ito ay ang matanggap yung pagliligtas ng Diyos. Mark chapter 1 verse 15, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos.
kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Please hands up if you are a sinner before God. Pakiusap. Deserve to go to hell. Pakitaas po ng kamay ninyo kung kayo ay makasalanan na pupunta sa impyerno. If you agree you are a sinner inside of God, before God, please hands up. Kung sang-ayon kayo na kayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos, pakitaas po yung kamay ninyo. Don't you feel shy. Huwag kayong mahiya. Yeah, almost half. Halos kalahati. I think those who do not raise up hands, they already got salvation, I think. So tingin ko yung mga hindi nagtaas ng kamay, nagkaroon na sila ng kaligtasan. If you come to know your destiny, you are a sinner inside of God, before believe the gospel, first repent here. Yeah. Kung naunawaan before you believe the gospel, you have to do first, repent. Kaya kung naunawaan na ninyo, nalaman na ninyo na kayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos, bago manampalataya sa Ebanghelyo, una muna, magsisi. Honestly, if you agree you are the sinner inside of God, fifth session tonight, the pastor will deliver the true gospel in order to go to heaven. So before you listen the true gospel, first of all, you have to repent first. Kaya, kung talagang naunawaan ninyo nang may katapatan na kayo'y makasalanan, mamaya po, mamayang gabi, ipapaliwanag po ng pastor natin ang patungkol sa Ebanghelyo. Kaya, una muna, bago ninyo ito pakinggan, kailangan ninyo muna magsisi. Like this word of God, God said, God have not said to go to heaven by keeping the Lord. So, God says, in order to go to heaven, you have to believe in the gospel. But before we receive the true gospel, first of all, we have to repent first. Yeah. Hindi sinabi ng Diyos na para makapunta sa langit, kailangan ninyong sundin o tuparin ang kautusan. Kundi, sinabi ng Diyos, para makapunta sa langit, kailangan ninyong manampalataya sa Ebanghelyo. Pero bago iyon, kailangan mo nang magsisi. If you want to get salvation, kung nais ninyong magkaroon ng kaligtasan, honestly, sincerely, if you want to go to heaven, you have to pray to the Lord God. Oh Lord, I am sinner. Kaya kung nang may katapatan, kung talagang nais ninyong mapunta sa langit, kailangan ninyong manalangin sa Panginoon. Panginoon, ako po ay isang makasalanan. Like this picture. Gaya po nito. Oh Lord, I realize I am miserable sinner before you, enough to go to hell. What shall I do? Panginoon, forgive me. Naunawaan ko na ako isang miserableng mga makasalanan na pupunta sa impyerno. Pakiusap, tulungan mo ako. Anong kailangan kong gawin? I would desire to go to heaven, but I can't because of my sin. Ninanais ko na mapunta sa langit, pero hindi maaari dahil sa kasalanan ko. I am sinner. Ako ay makasalanan. Please save me. Pakiusap, iligtas mo ako. Sincerely, honestly, please, you have to pray to the Lord God. Kaya, nang may katapatan, pakiusap, manalangin kayo sa Panginoong Diyos. Psalm chapter 51, verse 17, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo hahamakin. Yeah. It is repent. Repentance. Ito po ay pagsisisi. And also, Psalm chapter 34, verse 18 also, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. The Lord, the Panginoon, is the close to the broken heart. Broken heart means those who repent. Kaya, ang and save those who are crushed in spirit. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Ibig sabihin nito, yung mga pusong nagsisisi at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Oh Lord, I found the I am sinner before you, enough to go to hell. Please forgive my sin. Please save me from the hell. Panginoon, nautuklasan ko na ako ay isang makasalanan na pupunta sa impyerno. Kaya pakiusap, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pakiusap, iligtas mo ako. Even though you commit sin a lot of time, but it's okay.
Although how much you have your committing sin, but it's okay. If you repent to the Lord God honestly, sincerely, in order to get salvation tonight, God will save you. God will forgive you. Kaya gaano man karaming beses kayo gumawa ng kasalanan, ayos lang po yun. Gaano man karami ang nagawa ninyong kasalanan, ayos lang yun. Kung kayo ay magsisisi ng may buong katapatan sa harapan ng Diyos, mamayang gabi ay maaari kayong maligtas. Do not miss great opportunity to receive God's sure salvation. Huwag po ninyong palampasin itong napakalaking pagkakataon na matanggap ang tiyak na kaligtasan ng Diyos. You didn't come to the summer retreat here. You didn't participate here to enjoy the masarap snack here. Yeah, hindi po kayo pumunta dito sa hindi kayo pumunta dito sa summer retreat, nagdumalo para mag-enjoy lang para sa mga snack. In order to get true salvation, we came to here. That's why don't miss great opportunity to get salvation in order to go to heaven. Kaya para dumalo tayo dito upang magkaroon tayo ng tiyak o tunay na kaligtasan. Kaya nga, huwag ninyong palampasin itong pagkakataon na magkaroon kayo ng kaligtasan. Last verse, Isaiah chapter 55 verse 3. Let's read together. 3, 2, 1. Ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Yeah. Your ear, incline your ear, and come to me, and listen, hear, and your soul shall live. Means you get salvation. Amen? Fifth session tonight. Kaya, ang inyong tainga, inyong ikiling, pumarito kayo sa akin, kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Kailan po? Mamayang gabi, kapag nakinig kayo ng Ebanghelyo. So before you listen fifth session, true gospel, please, sincerely, you have to repent and ask to God, save me. Kaya bago po kayo makinig mamaya sa ikalimang session natin, sa gospel session, pakiusap. Bago yun, magsisimula kayo ng may katapatan sa harapan ng Diyos. If not, dahil kung hindi, you may regret forever, ever in hell. Kayo ay maaaring mag-regret magpakailan pa man doon sa impyerno. I want all of you to get to understand true gospel, meaning of a gospel. I want all of you to be saved through the word of God. Nais ko na lahat kayo ay maunawaan ninyo ang tunay na ebanghelyo. Nais ko na lahat kayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Before regret, I want all of you to get salvation. Yeah, bago pa kayo mag-regret, nais ko na lahat kayo ay magkaroon ng kaligtasan. For that, I'll show you last video clip. Para dito, ipapakita ko po sa inyo ang huling video clip. After watching the video clip, I want all of you to repent your sin problem. Pagkatapos na panoorin natin ang video clip, nais ko na lahat kayo ay magsisi dahil sa inyong mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. And then God will save you tonight. At ililigtas kayo ng Diyos mamayang gabi. Let's be watching together. Panoorin po natin ito. A letter from hell. Dear Zach, I died today. It's a lot different than I expected. You see, I always thought dying would bring me into a world that's foggy and hazy. But this place is crystal clear. It's even more real than my life on Earth. I can think. I can talk. I can even feel. Right after the wreck, I could feel my spirit leaving my body. It was the weirdest thing, Zach. I thought I heard you screaming out to me, man. It must have been just imagining things. At first, I was just standing in line, getting registered, I guess. They asked me for my name and began to look in this thing they call the Book of Life. I guess they couldn't find it, though, because this huge angel standing next to me grabbed me by the arm and started dragging me away. I was terrified.
I had no idea what was going on. I asked the angel where he was taking me, but he didn't answer. So I asked him again. Finally, he told me that only those whose names were written in the book of life could enter into heaven. And the rest would be condemned to hell forever. Man, I was scared. In my chest, the angels who have been chosen to cast me into hell are coming down the hallway. I can hear their footsteps. I've heard of this hell, Zach. They call it the lake of fire. I can't stand it, Zach. I'm terrified. No, the angels are at the door. Oh, no. No! They're coming in, and they're pointing at me. They're grabbing me and carrying me out of the room. I can already smell the burning sulfur and brimstone. I can see the edge of the cliff where hell burns. This is it. I am without hope. We're coming closer, closer, closer. My heart is bursting with fear. They're holding me over the flames. I'm damned forever. This is it. They have thrown me in. Fire. Pain. Hell. I hope all of you have no regret in hell. So I want you, all people, get salvation through this time summer retreat. Umaasa po ako na lahat kayo ay hindi magregret doon sa impyerno. Kaya umaasa ako na magkaroon kayo ng kaligtasan, lahat kayo, sa pamamagitan ng summer retreat na ito. I want all of you to solve your sin problem before God. Kaya nais ko na lahat kayo ay malutas ang problema ninyo sa kasalanan sa harapan ng Diyos. Let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, God who loved us, when we were born, we were miserable sinners before you enough to go to hell. Ama namin Diyos na nasa langit, nasa amin ay nagmamahal. Kami nung kami ipanganak, kami mga miserable mga makasalanan, napupunta sa impyerno. But, O Lord, please help us and to understand, to get the true gospel. Subalit, Panginoon, pakiusap. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang tunay na ebanghelyo. O Lord, we want to realize the meaningful true gospel at the fifth session. So please help them to understand well, to understand the meaningful true gospel, fifth session. Pakiusap, Panginoon, nais namin na maunawaan ang tunay na ebanghelyo. Kaya pakiusap, mamaya po sa ikalimang session, tulungan niyo po sila na maunawaan nila ang tunay na ebanghelyo. I know your heart, so you said to God desire all men to be saved. That's why, O Lord, please save us from the eternal hell. Panginoon, naalaman po namin ang iyong puso na ninanais mo na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya't pakiusap, tulungan mo po silang lahat na maligtas. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesu Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Thank you po.